Hello, kumusta kayo? So yung vlog po natin ngayon is related pa rin doon sa mga shims, no? Kasi nung unang ginawa ko na video, di ko talaga kinumpleto lahat yung mga detalye ba. So ngayon part 2 na to, pero bago yon, shout out muna tayo. Shout out sa iyo, Jijin, Elton Jan Calagno, Oblong TV from Tukuran po ito. At Sipter Kai from Zamboanga City. So mga paps, maraming salamat sa inyo, no? Salamat sa suporta at sa panonood nyo ng mga videos ko. Yung ibabahagi ko ngayon is tungkol pa rin sa mga shims, no, ng Raider 150 natin. May detalye pa kung hindi nasabi doon sa unang vlog na ginawa ko ba. So ngayon sana panoorin nyo to at tapusin nyo rin para maintindihan nyo ba kung ano yung mga pwedeng mangyari pag yun nga yung mga shims ng Raider 150 natin pag nagkapalit o pag nagkapalit sila. Kasi ganito, kasi yung shims ng Raider 150 is apat sila. So yung intake at saka exhaust, yung intake at saka exhaust, ganito yung pagka-position, no, pag nag-disassemble kayo ng head. So yung head nasa ibabaw yung intake, ayan. So ganun yung position. Tapos pag nag-pile kayo, ganito yung nag-pile ng shims ba, nag-forma ba, ayan. So ganyan yung arrangement. Intake left, intake right, exhaust left, exhaust right. So ganyan ba, so ganito. So yung mga kailangan na malaman nyo pag nag top overhaul kayo o nagtanggal ng mga tapit cap at shims, so kailangan nakaposition siya ng ganito, no? Kung saan nyo tinanggal yung exhaust na tapit cap, ganun din. So yung importante dito is kailangan hindi magkapalit yung shims ng intake at saka exhaust. Kasi yung shims ng exhaust mas makapal siya kesa sa intake. So ito yung mga luma na shims na gamit ko noon. Yung sukat is hindi na lalabas yung standard, kasi nga luma na to, gamit ko na ba. So susukatin ko lang yung kung ano yung ilan yung diferensya nila. So yung exhaust ko is 194 195, tapos yung intake naman 148. So ilan ba yung diferensya niya? Yan po yung intake, tapos ito naman yung exhaust. So yan po yung diferensya, nasa mga 0.40 yung diferensya, di ba? Pero luma na to, kaya hindi na ito yung, wala na to sa tamang sukat. Yung pinapaintindi ko dito is kailangan po hindi pwede magkapalit, no, yung intake at saka exhaust, kasi nga mas makapal yung exhaust. Pwede yung intake na intake shims, yung dalawa pwede sila magkapalit, pero mas okay kung hindi na. Pero pwede. Pero yung hindi talaga pwede magpalit is yung exhaust at saka intake. Hindi mo pwede ilagay yung exhaust sa intake. Kasi nga yung mangyayari is yung ito, tapit cap, didikit na siya sa camshaft. So wala nang clearance. Pag sinukat mo, wala nang clearance. At saka yung bulb, yung mangyayari pag hinigpitan mo na yung camshaft, yung bulb is lalabas, yung bulb lalabas, bali sisingaw na siya ba, kasi nga wala ng clearance. So yung mangyayari po is hindi aandar yung motor mo, walang compression. So kahit pa nasa tama yung timing ng motor mo, so walang compression kasi nga singaw na yung dalawang intake mo, kasi yung exhaust yung naikabit mo, di ba?
example ha, ito yung tapit cap. So pag yung exhaust shims yung napalit na ikabit mo sa intake, so ganito bali yung clearance niya, example yung clearance yan, ganyan yung clearance, example lang yan ha. Mangyayari is didikit siya, so wala nang clearance, so singaw na yung bulb mo, kaya di talaga pwede ikabit yung exhaust shims yung at lagay mo sa intake. Tapos yung intake shims naman, at kapag yung intake shims naman yung nailagay sa exhaust, mangyayari naman is lalaki yung clearance, at kung aandar man maingay. So yun po yung pinapaliwanag ko dito. Pag nag top overhaul kayo, lalo na pagbaguhan ka pa, gawin mo is ganito. I-detalye mo yung pagkalagay mo ng mga pagkalagay mo ng mga shims ba at saka tapit cap. Ganyan. Para di hindi sila magka-arambula at di ka mawala sa passing mo. So ganyan po. Meron kasi nagtanong sa messenger sa akin. Sabi niya, "Pops, tama naman yung timing niya. Bakit daw walang kompresyon?" Tapos may lumalabas na pag i-crank niya malambot, tapos may lumalabas na hangin sa doon sa bunganga ng carb o sa intake ba dito. May lumalabas daw na hangin. So para daw parang baliktad daw yung nangyari. So yun na nga sinabi, yung problema niya doon is yun, yung shims, nabaliktad niya yung shims. So yun po yung mangyayari. Bali pag i-kickstart mo, may lalabas na hangin sa carb. Kasi nga singaw na yung bulb. Hindi na sisira yung bulb ba. Hindi na siya sisira sa bulb seat. So yun po yung mangyayari. Lalabas yung hangin dito pag yung exhaust shims yung naikabit mo dito sa intake. Di talaga andar ang motor pag ganun yung mangyayari. Ito naman mga tapit cap, pwede naman sila magkapalit, no? Pwede sila ilagay kahit saan. Pero yun nga, may mga clearance na diferensya na ba? May kunting clearance na yung diferensya. Pwede silang magkapalit, pero mas okay talaga kung saan mo sila tinanggal, dun mo rin siya ibabalik. Ganun. So yun mga paps, no? Sana may nakuha kayo or naintindihan. PM lang po kayo sa FB ko, no, kung may mga tanong kayo regarding dito o sa mga motor ba. Tapos so yun po. Sa mga sumusuporta at nanonood, maraming salamat. At doon naman sa mga nanonood at nang bash, so maraming salamat pa rin. Ganun talaga yung YouTube, no. Hindi mawawala yung mga negative ba. Tungkol pala doon sa last video ko na 25G race bike. So medyo marami sila. Kasi pangit daw yung boses ko or Bisaya daw ako. So mga negative comments ba. So wala tayong magawa kasi karapatan din po nila yon na ihayag yung mga saloobin nila tungkol sa video ko. So at least nanood sila. So yun mga paps, salamat ulit at hanggang sa next vlog ko. Ride safe kayo.